Hi guys, for today's vlog guys is ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng dollar into piso sa ating PayPal. And without further ado, let's start pagkatapos ng intro. So ayun guys, andito na tayo sa ating menu ng phone. Ang una lang natin gagawin guys is click mo lang itong PayPal app ninyo. So ayan, sa part na ito guys, may option dito na hindi pinapakita sa screen recording ni PayPal. At na-proceed tayo dito. Next guys is click mo lang tong pay icon. So ayan guys, stick to the point na tayo guys. Sa nakikita mo may tatlong dot dyan sa gilid guys, click mo lang yan. And then manage currencies. Pagkatapos, scroll ka lang sa baba at click mo lang yung PayPal balance. So ayan, andito na tayo sa converting. Sa nakikita nyo is may balance akong 301.30 centavos at yung primary ko is Philippines. At sa nakikita nyo guys is zero balance pa lang yung primary ko which is Philippines. Kasi nga hindi pa na-convert yung dollar ko into piso. So yan yung pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-convert ng dollar into piso. Para ma-convert na yung US dollar natin into piso, click mo lang yung 3 dots sa gilid. Sa nakikita nyo, may tatlong option dito which is make primary, convert currency, at close currency. Ang pipiliin natin dito is itong convert currency. So ayan, sa nakikita nyo guys is yung primary ko is itong Philippines. Kasi nga, nasa Pilipinas tayo. Click mo lang yan guys and then next. So ayan guys, dito naman guys is ang gagawin mo dito is ilagay mo lang yung $5.95 dito sa itaas. So ayan, type lang natin guys. Pagkatapos next. So ayan, sa nakikita nyo guys is may nakalagay ditong you'll get. Ibig sabihin, itong 301.30 centavos PHP is yan yung converted into piso sa $5.95. Pagkatapos, click mo lang yung convert now. So ayan, you converted $5.95 USD to 301.30 PHP. So ayun guys, click lang natin yung done. So as you can see guys, yung primary natin ngayon is may laman na siya. Aside yung kanina is zero balance pa. So ngayon may laman na siya kasi nga na-convert na natin into piso yung dollar natin. At yung USD dollar natin is nag-zero balance na siya. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa bago kong tutorial ngayon. At kung nagustuhan mo ang video ko ito guys, please consider to like, subscribe, and hit the bell button guys para updated kayo sa mga bago kong tutorial and uploads. Hanggang dito na lang! Paalam!